Nagsorry si Julia Barreto sa host ng isang Instagram live dahil biglang nagsulputan ang nasty at bad funny comments habang saw ongoing comment ang kanilang about interview. nag-ayos daw ako. Sorry ah, kasi medyo buhag-hug yung buhok ko. Don't listen, I think you look great. I think you look great. No, it's so funny. I love it. I love You're it. You're a glowing mama. Hindi na binasa pa kung ano ang mga komento, pero pati ang hitsura ng host ay pinuntirya ng netizens. In-interview si Julia ng model entrepreneur na si Micaela Lagdameo Martinez nitong Sabado, May 1, 2021. Kadalasan ay mga artista ang tampok sa weekly online show na ito ni Micaela. Sa interview, sinabi ni Micaela kay Julia na nasubaybayan niya kung paano ito lumaki. Minsan din daw siyang naging stylist ni Julia noong bata pa ito para sa isang photoshoot. Pinuri ni Micaela si Julia dahil sa katatagan nito sa kabila ng mga isyung ipinupukol sa kanya ngayon. Nagpasalamat naman si Julia sa papuri ni Micaela. Pagkatapos nito ay humingi ng paumanhin si Julia dahil may ilang netizens na nag-iwan ng mga pangit na komento habang ongoing ang kanilang Instagram live. Sabi ni Julia, "I'm so sorry for some of these nasty comments coming up on your screen. Please don't mind them. These people just probably have nothing better to do in their lives." Hindi na binasa ni Julia ang mga komento, pero nabanggit ni Micaela na may lumait sa kanyang hitsura. Mag-ayos daw si Micaela dahil magulo ang kanyang buhok. Pinatutsadahan naman ni Julia ang bashers ng kanilang live interview. Hirit ng aktres, "The funny thing is they're leaving comments, bad comments, but they're still watching the live. Let's just be grateful to these people who are watching this live and taking time out of their day." Malaman ang sumunod na pahayag ni Julia, "They don't have anything better to do." Mukhang hindi sanay si Micaela dahil nagsunod-sunod pa raw ang pamumuna sa kanya. Paniniyak ni Julia pagdating sa bashers, "They hate seeing you happy. Just keep remembering, these bashers have nothing better to do." Bukod sa na-overwhelm, inamin ni Micaela na na-shock siya dahil sa masasamang comments na nagsulputan sa interview niya kay Julia. Nabanggit din ni Micaela sa isang komento na kinailangan niyang mag-filter ng comments dahil sa dami ng bashing sa interview. Julia says it is not her goal to please everybody. Samantala, akmo namang isa sa mga itinanong kay Julia sa live interview ay kung paano siya nagre-react sa matinding batikos sa kanya sa social media. Ayon kay Julia, tanggap niyang hindi naman lahat ay matutuwa sa kanya. Wala rin daw siyang balak na e-please ang lahat. Saad niya, "From the very beginning, I don't think I made it a goal of mine to really have to please everybody. For example, I mean, right now I could just be sitting here right in front of you and there would be comments trying to put me down or make me feel bad about myself. But what good would come out of it if I let it affect me? I just don't believe in making it a goal to please everybody because then you're not gonna live your life according to you and according to what you wanna do in life." Ang gusto raw ni Julia ay magpakatotoo siya at masaya na siya kung sino man ang nais siyang suportahan. "I think it's just important from the very beginning to stay true to who you are because there will be people who will love you and definitely there will be some that won't, and that's fine. I think it's all about perspective at the end of the day. So, where will you shift your focus? Either with the people who don't like you or the people who like you. The people who will deserve your energy or the people who appreciate you. So, I feel like it's all about perspective also," pahayag ni Julia. "I think it's just important from the very beginning to stay true to who you are, because, you know, there will be people who are going to love you and definitely there will be some that won't, and that's fine. I think it's all about perspective at the end of the day. So where are you going to shift your focus? Either the people who don't like you or the people who like you. Exactly. The people who deserve your energy or the people who appreciate you. So I feel like it's all about perspective also at the end of the day." Yeah. I love it. Totoo at pinakabagong chika ba ang hanap mo? Mag-subscribe na sa aking channel para updated ka sa mga bago kong videos at huwag kalimutan pindutin ang ring bell button para ma-notify ka sa mga bagong updated videos. Huwag mo sanang kalimutan ang iyong mga komento sa baba.